Yo, what's up mga kahardot? Ako po si Jerpy. Welcome to my channel. Sa araw na ito, panibagong video at impormasyon ang ipararating ko sa inyo. At bago ko po umpisahan yan ay tayo muna po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa biyaya at blessing sa pagpapatnubay at guiding mo po sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyong liwanag na pinagkakaloob sa amin sa araw-araw, lalo higit po sa aking buong pamilya, sa pamilya ko at pamilya ng aking asawa at sa mga taong nakapalibot sa akin. Ay patnubayan mo po kami at sa mga at ang mga taong makakapanood ng gawain kong ito, patnubayan mo rin po sila sa araw-araw na mga ginagawa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Tinataas ko po sa iyo kaming lahat, Panginoon, ang iyong gabayan ng patnubay. Maraming salamat. Amen. At yun mga kahardot, bago ko umpisan ay shoutout muna sa asawa ko, kay Milo Jen Nipasina ng Gabon, Kalasyaw, Pangasinan, at sa pamilya ng asawa ko sa Amerika, kay Auntie Floring and Uncle Nanding, at sa mga anak niya, kina Uncle Rod at Uncle Jimmy, sa inyo pong pamilya at asawa, ingat po kayo dyan. At shout out po sa inyong lahat. At kay Bayaw Jerome na nasa Canada, Bayaw, shout out din, ingat lang dyan. At ganun din sa mother ko sa Bicol, inay, shout out at sa mga kapatid ko at mga anak. Maraming salamat sa inyong lahat. Patnubay po natin. At yun, shout out nga pala sa sarili ko. Shout out Jerpy Hardot Official. Sa mga subscriber ko at sa magsusubscribe pa, shout out sa inyo. At kung at ikaw naman, oo, ikaw, kung napadaan ka lang sa channel ko, ay salamat ng marami, congratulations, at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa mga video kong gagawin. Halika, tingnan po natin. Ang videong ito ay para sa inyo, sa iyo, kaibigan. Yun mga kahardot, mapapansin nyo itong wall na ito ay mga pangit ang pagkakabuhos ng simento. Tinyo, may mga bukol-bukol. Ayan, makikita nyo yan, bukol-bukol. Ngayon may paraan dyan kung paano mapapinis ito, kung paano ma-i-level dito sa ibaba. At ang ginagawa dyan ay i-gra-grind to. At kagaya ng ginagawa nitong tao, kailangan mong i-grind yan. Gumamit ka ng grinder, saka yung special disc na pang bato. At yan, makikita nyo, itong nag-grind, inuumpisa niya. So nyo, ginagrind niya yung surface kung alin yung may mga rough. Kailangan i-grind yan para ma-level siya. Ayan mga kahardot, ang napakadaling pamaraan kung paano mo i-level ang beam wall o retaining wall. Kahit anong binuhusan na may mga diferensya, ang may mga honeycomb. Ayan, honeycomb tawag dyan sa mga butas-butas na yan. Honeycomb yan, honeycomb yan. Ayan, may mga ampaw siya, tapos hindi pantay. Oh, hindi magandang pagkabuhos, oh. Yan, oh. Yan. Yan, mapapantay yan at mapapaganda yan sa pagpagitan nitong pag-grind. I-grind yan tapos sa apply ng mga karampatang hinis. Ayan, no? Kita nyo, grind pa lang yan, pantay na siya. Pagkatapos nyan, one time na-apply yan ng chemical. Ayan, no? Wala na yung bukol-bukol kasi na-grind na nga. One simple may how to repair the honeycomb caused by unvibrating
Hindi yung not vibrate it very well. Ah, yun guys, oh. Kita nyo, oh, napantay na yung wall. Ayan. Oh, ganda na siyang tingnan. Pero, katulad nga na sinabi ko, hindi pa natatapos yan para maibalik ang kinis na surface niya. Pareho na sila. Okay na siya. Ipon. Chemical, tapos binatit. Binatit. Parang ganyan yung chemical na ilalahid dyan. Yan. Tapos yun ang bitonit. At yan guys, ito yung powder na bitonit. Yan. Yan yung powder na bitonit. Baliktad lang eh. Baliktad din natin. Yan. Yan ang bitonit. Yan yung base na ginagamit pagre-repair ng magandang gamitin sa pagre-repair ng mga honeycomb o ampaw sa pagbubuhos ng simento. Yan guys. Yan ang i-apply doon sa pagre-repair. At mga kahardot, at ito naman yung C-band solution na ginagamit. Yung additives na ipanghahalo mo doon sa bitonit powder. Yan ang ginagamit na compound, C-band compound. Master Cast 141. Yan po, acrylic polyp additives. Yan ang details ng C-band naming inihahalo doon. At siya nga pala guys, yung bitonet ay may dalawang may kulay. Isang gray color at isang white color. Depende kung anong igagamit mo. Pero karaniyan, pagka mga external, ginagamitan namin ng gray color. Guys, yan yung paghahalo ng bitonet. Nilagyan ng C-band. Yung kulay gatas na yan ang C-band. Tapos yung powder, yan ang bitonet. Pure bitonit. Yan, pure powder bitonit. Tapos may konti lang ang tubig. Hindi yan pipidi ng haluin ng malambot kasi hindi mo maiipahid ng mahusay. Yan, manual lang yan pag hahalo niyan. Para lang nila nag-plaster. Tapos pag nahalong ganyan, yun, ilalahid na. Konting basa ang face, binasa. Kailangan mong basahin yung surface na yan para at para paglagay mo nung yan, ayan o. Yan ang C-band. C-band compound. Chemical. Para yung ilalahid mo na bitonit ay kapit na kapit. Ayan. Parang gatas, di ba mga kahardot? Oh, ayan. Ayan, mag-apply ng C-band. Ihahalo mo dun sa bitonit. Then, yung pag-a-apply yun, at yun guys, mga kahardot, nilalagyan na ng bitonit. Yung granite na wall, ayan, nilalagyan ng bitonit. Pero bago yan ini-apply, nilagyan niya nitong siphon, seven. Yan ang tawag yan ay seven. Ay, pakikita ko sa inyo kung anong klase ng chemical na yan, seven. At ganyan ang pag-a-apply ng bitonit. Ang bitonit ay powder, minimix ng tubig, saka merong seven. Ayan. Ngayon makikita mo na plain na ang surface, wala na ang honeycomb, wala na ang ampaw. Natakloba ba na ng bitonit. Ang purpose niyan ay para malibil ang concrete. Natakloba ba ng mga ampaw na hindi nagagamitan ng vibrator pag binubuhusan ng konkreto. Kaya lahat ng trabaho ay may repair mga kahardot. Ayan, kita nyo naman, nang malagyan, naging plain na siya. Oh, see? Yung para kating nag-light. Yan.
Ayan mga kahardot. At nilahit na niya yung ganun ang pag-a-apply niya ng bitonit. Makikita niyo nga ito ang kalabasan niyan. Pantay na siya. Maganda ng surface. At ang susunod nito, liha na naman ito, lilihahin para sa painting. Para medyo hindi mag-alon-alon, mawala yung mga magaspang. At ganoon lang mga kahardot ang pag-a-apply niyang ng pagre-repair ng wall o surface na hindi maganda, may mga ampaw, honeycomb. Yan ang the best way na gagamitin ng pagre-repair. Bitonit with sealant solution. Yan. Yan mga kahardot, simpleng pagre-repair, napakaganda ng epekto ng kakalabasan. At yun nga mga kahardot, tingnan ninyo naman ang nung applyan ng bitonet itong nirepair na portion na mayroong mga honeycomb at cracks. Ayan o, tingnan. Napakaganda ng kinalabsan, hindi mo na makikita yung crack niya at saka yung mga butas-butas na honeycomb, wala na. Sa magandang pag-apply, makikita mo siya pantay na pantay na, wala. At yun, maraming salamat sa inyong panonood ng video kong ito tungkol sa pagre-repair ng surface na may mga honeycomb, mga ampaw. Ay grind muna yung surface, then pagka-grind nilahida ng sealant solution at saka inaplayan ng bitonet. Yun lang mga kahardot, maraming salamat sa inyong panonood sa aking channel. At kung may naalaman kayo na nakuha kayong idea tungkol sa pag-repair na yan, ay congratulations sa inyo. At yun nga pala, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Patnubayan tayo lagi ng ating Panginoon. Sa mga subscriber ko at mga magsusubscribe pa, at lalong higit po sa inyong lahat. At kung bago ko pa lamang na mapagaan sa aking video, ay huwag mo naman kakalimutang magsubscribe, pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga iba vlog. At yun, shout out nga pala sa aking asawa na si Miguel Jane Nipasina ng Gabon, Calasau, Pangasinan. Hanggang dito na lamang. At maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Oh, siya nga pala. Shout out sa mother ko sa Bicol. Maraming salamat at ang laging nananalangin at dumadalangin sa Panginoon ay laging nakalahat at magkakaroon at magpapala ng kung anong iyong kahilingan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye-bye.